Linawin lang po muna namin. Plano pa lang po ba ito o ipinatutupad na po talaga yung paghihigpit sa visa requirements ng mga Chinese na Chinese tourists? Well, this was announced by the Department of Foreign Affairs in terms of the issuance of the entry visas. Kasi para makapasok po ang isang Chinese national dito sa Pilipinas, required po siya to secure an entry visa mula po doon sa ating mga embahada at konsulada kung saan po sila naroroon. So ito po ay inanunsyo ng DFA saying po that they would be implementing stricter measures bago po sila magbigay ng kanilang mga visas for those Chinese nationals to enter the country. Ito po ay para sa mga tourists lang ba applicable, ma'am? O first time? Apo, we have yet to see po siguro a copy of the actual documentation from DFA para masagot po namin. But I, from what was announced po, I believe it specifically mentions tourist visas tourist coming to the Philippines. Opo. Ma'am, ano lang po, no? At least just for the record, para lang po malinaw lang po sa ating mga kababayan, bakit po ba ito gagawin ng pamahalaan at bakit po nyo nasabing tulong ito para sa national security? Well, sa atin po, no, this move by the Department of Foreign Affairs follows yung mga recent concerns on the number of Chinese nationals. And of course, yung mga na-encounter po natin na development doon po sa relations natin with China. So, ito pong mga developments na to ay dahil doon sa mga recent na pangyayari. And sa atin po sa BI, we are welcoming this change doon po sa implementation ng visa issuance ng Department of Foreign Affairs. Kasi essentially po, maganda ito kasi mas masasala yung mga dadating po na turista instead of just the BI being the one na nagsasala po ng mga dumadating, may added layer of security with the new na paghihigpit ng TFA doon po sa issuance ng kanilang visa. Ano ho ba yung ibig sabihin, ma'am, nitong mas mahigpit or stricter measures nga po na sinasabi natin? Baka po may, pwede ba namin malaman paano ba yung details lang po niyan? Or ano po ba yung pinakadadagdag lang po natitignan or talagang pagtutuunan ng pansin din po ng DFA in particular and with the help of BI din if ever? Yes, so while I cannot answer officially for the DFA, but doon po sa nabanggit nila doon sa kanilang mga statements is they will be checking po, requiring additional document to ensure that the person is really coming here for tourism purposes. Tapos yung mga nag-endorse ng mga travel agencies, they will be scrutinizing it if they are really legitimate agencies or accredited agencies by the government. Sa Bureau po naman, in place arriving foreign national 2023 more percent yung next 3,300 foreign nationals. Yung mga foreign nationals na hindi natin pinayagan na pumasok sa bansa. So we believe that number can be lowered kung with the new development kasi parang may added layer na agad ng protection ba or scrutiny for incoming foreign nationals. Opo. Kasama na rin po ba sa plano ang pagbabantay din po sa mga estudyanteng Chinese na pumapasok po sa bansa? Yes, so far po, before we issue student visas, ang mga dokumento dapat nila ay kumpleto and they have been properly endorsed by legitimate schools na CHED accredited. And ito po actually i-raise natin mamaya, magkakaroon po ng meeting yung Interagency on Foreign Students later this afternoon. And it's something that we will raise given the concerns ng publiko on the rising number of foreign students. Siyempre, nagbabago yung landscape natin dahil dun sa data development sa relationship natin with China. Ito po ay i-consider natin doon sa pagpupulong natin, i-release natin na makonsider sa pagpupulong natin na magkaroon po ng
security assessment as part of the regular agenda of the interagencies meeting. Ma'am Dana, very quickly lang po. Hindi kaya magkaroon po ito ng implication para naman sa mga turista mula sa Pilipinas papuntang China? Well, hindi po natin masasagot because it's really foreign relations. It's under the Department of Foreign Affairs. But kami naman sa Bureau, nakikita natin that this is just an added layer of security. Yung mga regular na turista, hindi naman po magiging pabigat or problema ito sa mga regular na tourists, the Chinese nationals that are coming here to the Philippines. Siguro just an added layer lang for those who have a bad intention here in the country. Mm-hmm. At panghuli na lamang po, hindi lang sana daw Chinese lang ang paghihigpitan. Paano po ba yung mga ibang foreign nationals? Well, hindi naman po tumitigil yung ating implementation ng arrival formalities, yung paghihigpit po natin. Hindi po yan targeted sa any specific nationality. Hindi po tayo namimili, siguro sabihin natin, ng nationalities. But we look into what individuals do, kung ano yung ginagawa nila dito, ano yung mga posible nilang gagawin. Yun po ang ating basis sa pagpapaalis po sa bansa, but not targeting specific nationality. On that note, maraming salamat po muli sa inyong oras, Ma'am Dana Sandoval.